Siglo 3. Nandito pa rin sa B-side, Makati. Is sa buhay tournament, semifinals, ang parating na laban. Flip top, bagi kayo! Is sa buhay tournament, buong taon, nandito na tayo, semifinals. Siyempre, ang panalo dito, pasok sa finals, malalaman niyo yan. The announcement, malamang yung finals, second week of December. Kaya, marga niyo yung kalendaryo niyo. Sa kanan ko, representing Ilustrado at Uprising, magingay para ay batas! Sinaboy ko tong kultura at ako laging kampiyon, pauso nyo ay maluluma. Sa pasabog kong kanyang ibabalik ko ang stilo na parang bawal lang pastor ko, alam nyo lang ay yung gayuma. Pwes alamin nyo to ngayon. It's a boy tournament champion nga pala. Sa kaliwa naman, representing 3GS, magingay para ay Sheridan! Malaya ka na Pilipino, kagitingan mo'y isisigaw sa buong mundo. Sa buong mundo. Yo, shoutout sa SP Wood, kay Divine at Edsel Saunar, Best Foot Forward, Celso Joko o Yubi Joko. Uy, tahimik tayo. Isa, dalawa, tatlo. Nanalo si Sherna ng coin toss. Pinili niya mauna si Batas. Unang dalawang minuto dapat. Pito yung judges natin. Pahinggan natin dalawang minuto sa buhay tournament semifinals. Batas. Check! Shernan Roy Franco Villagaite. Ika'y mukhang oso na Becky Moon. Na Chris Aquino ng debut battle. Kamutulo kay Baby Josh. Naiambag mo dito sa flip top. Puro pa Bebe Chong, kaya nagre-react lamang sa jokes mo, mga Bobo at Jejemon. Bakit? Sino fan si Sheridan dito? Pakitaas na lang ang baba. Alamin pagkakaiba ng letrang mismo sa simpleng abakada. Seryoso kami dito sa eksena. Bawal ang nakatawa. Kayong fans siya Messi po, kasi nga sobrang pangit ng panlasa. At mabalik sa'yo, tangina mo. Sobrang tanga mo, pre. Senior Mafias, double plural, puta sa grammar, matindi. So kung mafia, dapat matapang, ikay tigas, aba hindi. Kasi kung astig ka, bakit nagpahatid ka kay Sinyo Kagasan pa uwi? At Muntinlupas, most wanted, talaga pero laging lumalabas. Tamang kriminal pero gumagawa ng love songs pagbanas. Galawang breezy pero mafia chong sa tuwing nag-aangas. Oo, most wanted ka nga ngayon at wala kang takas sa batas. Kasi yung boga ko, breezy bro, dahil lagi may putok. At patunay to na sobrang pusi mo, hindi ka lang supot. Sakto yung galawang breezy na aking pinanood. Pagtutukan kita ng 9 mili, yung uso halik sa noo. At walang lugaw sa makdo. Ano sinasabi mo, weirdo? Todo nonsense lang nako, parang maputi si negatibo. Kasi pusi ka lang din, bis, kaya dito ay kay sibak. Bawi na lang din next year, kid, na parang Milwaukee Bucks. Kasi stilo mo pagpapanggap, stilo ko ay keep it real. Nambubuwis ako pag nagra-rap, ang batas na niningil. Moto ko sa bawat battle, fuck shit up, just kill and kill. Sabay laughter is the best medicine, so dahing ka magiging ill. Simula 2010, ako talaga, ako ang totoo. At di ko nakasalanan pa kung bakit ang bobo nyo. Bawat angle kong nakita, boom! Takos sa puso, bro! Dahil ako vision ni Superman, baliwalay ang suot mo! Ano ba na, Chetlan? Mahinga natin sa buhay service. Anong Franco Villa? Franco Villa yun! Hindi Chris Aquino, costume ko, tanga, Dauming si yun! Palakpakan muna, pampagana! Kaya ako nagpatid kay Sinyo, di ko alam ang pasikot-sikot sa Pampanga. Yung anggulong pangit, tigilan mo na. Dahil hindi yan sa akin tutubo. Pogi ka sana, Batas, kung wala kang ulo. Ako'y naging presidente. Lumaban. Pero ngayon, fuck you, Pinoy. Tumiwalag na ako. Kasi ultimo batas sa Pilipinas, tinatarantado na ako. Ang dami nang nangyari. Ang dami nang nagbago.
nadadamay na yung mga babae pati mga inosente nagagago dahil sa batas na ginagawang bobo ang taong bayan. Panginoon, makapangyarihan? Kaya ang gusto, siya lang ang paniwalaan. Ano? Oo na lang ba tayo? Kahit hindi na, kukonsintihin pa ba natin ang batas? Kahit mali na, kailan kayo gigising sa katotohanan? Pag yung anak nyo naglagay ng kunyaring balbas at nagmumura na rin. At sasabihin niya, paglaki ko, gusto ko mag-rap at kakantot na rin. Mumurahin yung nanay ng kalaro. Kasi si Mark, napanood niya sa flip-top. Ganyan naman ang batas sa atin eh. Walang pake sa mahihirap. Hindi to marunong makisama. Kung ordinaryo ka lang, simpleng pagbate, kanya pang pinapagliban. Ganyan naman ang batas sa atin eh. May pera lang ang pinapanigan. Naging notorious tong may sayad na dumidikta, umaasta ang arkitekto. Iniwan ang dating kapanig pagkatingin sa sarili ay perpekto. Nagpaka-Diyos at iniwang duguan ng dating kasamang malakas. Napansin nyo ba yung kampo? Mga sundalo, pinabayaan lang ng batas. Pati sa kaban ng liga, gusto pang makihati. Sa bulsa ng bayan ng galing yan, di mo yan pag-aari. Magnanakaw ng dignidad. Kababaihay ni Yuyurakan, kumikitil ng paggalang sa ating lupang sinilangan. Kaban, bulsa ng bayan, magnanakaw, kumikitil, ang dami mo ng atraso. How ironic na ikaw ang batas pero nasa iyo lahat ng kaso. Maano man yambi. Oh, see? Dapat dyan kinakaon. Ang sabi ko, maano man yambi. Oh, see? Dapat dyan kinakaon. Kaon, kung si Sayad, bukas, tura, sara. Ako, bukas, rat-rat-tat-tat-tat-tat. Sara! Sabay abot ng maso, tubo, bareta sa masa. Ano? Tara! Tara, banana! Maiksi lang ang buhay. Di mo pa ginamit ng maayos. Sinimulan mo mang baboy, kaya baboy ka matatapos. Dapat sa'yo, silya elektrika, ibitin sa puno, lethal injection, pugutan ng ulo, putulan ng dila, dukutin mata, putulan ng ilong, total, uhugin ka pa. Darating ang araw, lahat ng idol yung sikat, isa-isa ring mawawala. At least nagmarka na ako sa ligang to, nandiyan ang bababoy ng ina, 2 minutes, kabahan ka na. Check! Okay. Check! Magaling tao tong badyaw! Mahusay lang to, kunwari! Ako'y puro talk shit lang daw! Isa kanya literal yung tae! At kung babasihin nyo sa sound, alam nyo kagad akong grabe! Sibog lang yan sa second round! Parang binalik ang putahe! Abo ka na kanina kasi nga mahina. Puta yung shit mo, Wakbi. Sa second and third, sunog ka din sa aking rap aniska. Para last year, si Rapi. Do, daming napatawa kasi nga asagwa para English ni Manny. Bawat round ko nagbabaga as in para lang yan first stage sa Circus Charlie. Di ka marunong tumugmamen. Kaya yung flow mo, weak. At slapstick ka kung susumahin. Main punchline yung comedy. Maisa dinner, lunch, almusal din. Kasi parating corny shit, sobrang baduy mo panoorin. Para channels pag Holy Week. Kaya exposed na pang gagago nito. Parang worm tongue sa Rohan. At ganito ba ang trip na chant ninyo? Sa English pang yes or no lang? Rap battle to, so you spit hot. Shit, dinaan sa costume at sayaw. So paano haasenso tong flip top? Kung lagi pabalikin yung galaw. Habang ako tarantado, kung magmura malutong. Magaspangyo dahil sa dila ko parang sinusukong utong. Sobrang lyrical kaya sikat. Ako'y angat sa mga ulupong. Lagi niyong ramdam ambigat. Parang sinating Elsa sa bubong. Level ko pang Jason Statham. Level mo pang Watchy Lay. You just fear what you don't understand. Kaya ang daming nanghihate. Akong kalbo na biyasa sa linya. Ako'y parang Amy James. Bawat letra ko pwedeng pangapital. Ako'y naka-uppercase. Lagi mismo para Mardi Gras. Tangina, I got balls for days. Pero sumusuntok below the belt. Pangalan ko ay Johnny Cage. Kalalagpas ko lang. Tangina,
Kalalagpas ko lang sa sayad, so I'm now beyond insane. Ako ang Diyos and life is good because God is great. Two-time champ ako ng Tesoros. Oh, immaculate, wala na finals, finals. Ngayon pa lang akin na 100K. Yeah! Tangin na. Oo, second round pa lang, pero alam mo nang tinumba kita. At ginawa ko to para sa lahat na mahal tong industriya. Manatili ka sa baba, humiga sa ilalim na iyong lapida. Kasi pag tayo mo, walang gustong makakita. Parang titi ng iba. Panis! Bonus round! Anong panis? Tanga! Johnny Cage, malabo! Ako yung Johnny na pinapalakpakan! Johnny Bravo! Kung mag-English daw ako, parang si Manny Pacquiao. Huh. You wanna try me in English conference, motherfucker? Are you figure? I can deliver my bars, bitch. Call me LBC. Ako ang Harry na Pedro. Diba, taga-Paranaque ka? Yung galit sa Dungalo kasi ayaw masapawan. Tapos sa'yo hinahabol ng tambo, kaya bakla, run. Itong sinasanto ninyo, papatakbuhin ko mula sa Dionisio, San Isidro, San Dionisio, La Huerta. Kung di nyo yung nag-guess, i-search nyo sa Google Chrome. Papauwiin ko itong bayot, papunta sa kanyang BF home. Hoy, Bulbul! Tumigil ka na! Di na kami naniniwala sa'yo. Yung style mo, parang basura sa Ilog, Pasig. Flow lang ang nagdadala sa'yo. At kung usapang sulat lang, bars mo, generic. Pwede kahit kanino. Sa akin, punto per punto, lahat rekta sa'yo. At nananalo ka lang naman dahil sa pagsunod mo sa time limit. Tapos yung mga judges, tropa mo, kaya na pag di ka binoto. God damn it. Isa buhay one champion, aklas. Isa buhay two, batas. Boss, suportado mo ba adik sa Pinas? Oh, bato-bato sa langit, tinamaan, dinagalit. Kasi yung bato ginagamit para lamang makaisip. Tumalino, maka-invento ng kwento, parang dar ng palabas. Di ko na kailangan gumamit ng bato para makarating sa taas. At kaya daw siya sumali dito para ipakita ang style ng pangkampiyonado. Taon-taon ka po ba magcha-champion? Champion mo, mukha mo! Ikaw ang peke sa industriya. Ang revelasyon ay magaganap na. Dahil may pera sa hip-hop, si Batas nagrarap na. Noon gitara ang hawak. At umi-headbang pa ang ulo. Di kumita ang bayawak, iniwan ang ugat at nagpakapuno. Maluwag kang tinanggap sa larangan. Wala kang narinig na balato. Lumabas ka lang na may flip-top na, pero ng freestyle days, wala to. Napakatapang ng hiya. Para sabihin siya ang tunay, binubuhay ka lang ng hip-hop. Hip-hop ang aking buhay. Bumalik ka sa iyong pinanggalingan. Sapat na ang pera mong nalikom. Di namin kailangan na pasasalamat. Sapat na ang bibig mo ay itikom. Ano? Maganda ba kita sa hip-hop? Kaya di mo na magawang mahiya sa iyong balat. Grabe talaga ang batas, basta para sa pera, ang kalimutan ng lahat. Gusto mo maging Panginoon ng musika? At maging si Apollo? Ibabagsak ko to sa stage and all of you will see Apollo! Nagkaroon na ako ng sampina. Kaso, tinapakan ko. Nagkaroon na ako ng waran. Kaso, tinapakan ko. Lahat ng kaso, binaliwala ko. Just like Magdalo, isang patunay lang batas na I am above the law. Huwag kang masyadong kampante sa entablado dahil ako ang bossing dito. Huwag kang masyadong kampante. Ngayong gabi, ikaw si Pepsi Paloma, mamamatay ka sa komedyante. Dahil muling banat kay Batas, pahinga natin. Check. Yo! Ito ay novelty act versus totoong rap. Ikay ayaw ng lahat sa liga bogsa na crack. Ako'y tatlo o apat o limang sober na sack. Ikay bobo sa metaphor, slow parang drugs o bagsak ka lang sa QC. Biyahing Aurora Boulevard. Di nakatsibog ngayong Eve, Ning, Harold and Kumar, Smelting Bro ng ginto. That's how I produce bars, saktong bad. Boy, back to back, ako ay Joe Dumars. O bad boy na, tatuan. Kampiyon na parang roadman. Bawat bala ko tsak tatama tol. Tang inay, brought guns. Pangalan nila Edu, Cashon. Patay yung kabubuhan. Tama 45 sa harap, 45 sa likod. Itong comeback ni Jordan. At pagdating sa bawat ring, akong batas, big boss man.
Feeling Goku pero walang bayag, so wala ding Gohan. Oh, fried shit ka sa sarili mantika. Garlic longganisa, laos ng komedyante. Ngayon ding grabe, late night with Conan. Kasi bobo ka at sobrang wa lang kwenta yung mga duramo. Itong nilalaro di para sa Yurepa, Limborak sa Unano. Bago talasan ng dila sa pangrap na linya, hasain muna yung utak mo. Ngayon nabigyan pa kita mga leksyon diba kasi dahing ka edukado. Oo, bobo, mangmang, yan ang sukat mo. Di ka pinalaki maayos, tamad magulang mo. Baang ko puro pambara at mga braso ko panulak, bro. Nalagpasan mo balakid, pwestet at tubakurang ko. Ikaw yung lakson sa sistema. Kasi nga, unnurtured brain. Pagkaskwaking apaw sa iyong dugo, kailangan tourniquet. Tamang sa tuwing tumatay ka, tsak binabato sa stage. Kuryente mo, puro jumper lang sa home na parang Golden State. Ngayon, sinong pikon, sinong banas? Kita naman sa itsura ng mukha ko. Mukha mo, di tayo magkaantas. So, paano ko pa mag-aangas kung dito mismo ikaw ay burado? Di tayo magkaantas. Ako, Panginoon ni Kaysala, Kristiyano. At tanda mo, ako ang batas. Ako ang pasiyan ng... Burado! Ay, mabalot, chairman, balikan natin, oh. Boy, Sammy. Kaya ka nagbubonet kasi ayaw mo makita yung uban mo. Nalagpasan ko na yung balakid, kaya babaliin ko na yung bakuran mo. Lalagyan kita ng tingga sa ulo habang may nagkalat na basyo sa lupa. Ang katawan mo'y papaikutan ng guhit na kulay puti. Habang ikay nakahandusay, ani mo ba abandonadong tupa? Ang barka ng daliri ko'y babakat sa iyong balat sa pamamagitan ng dugo. Habang ang paligid mo'y pinapaikutan ng kulay dilaw habang mata ng mahal mo sa buhay ay namumugto. Tingga, basyo, guhit na puti, marka ng daliri. Nakita mo ba ang diperensya? Hindi batas ang basehan ng hurado, wang kailangan ebidensya. Ikinulong ang masa sa salitang pangsariling interes. Kinukutya at minumura ang tao kapag siya'y naiinis. Kababawan para sa kanya ang bagay na di niya kayang gawin. Tanga ka! Bobo ka! Pag ang linya niya'y di mo kayang intindihin. Merong simpleng paraan na may mabigat na katumbas. Bakit mo sila pahihirapan sa bagay na ikaw lang ang tumuklas? Ipinosas ang pandinig ng taga-suporta. Hinahawakan sa leeg ang sinumang kukontra. Sila'y nagmistulang pipe at bingi sa paniniwalang ikaw ay huwaran. Makasarili ka, ika'y buhaya at gahaman. Tama na, sobra na, ikaw ang tunay na may kadayaan. Ngayon ko babaliin ang batas, kaya September 12 na ang araw ng kalayaan. Mga kapatid, huwag kayong magpaalipin sa maling paniniwala. Maling Panginoon ang sinasamba nyo. Wala pang nakakita sa tunay na batala. Lahat ng reliyon ni Salangampakay ang sumunod kay Ama upang hindi ka matalo. Dahil ang Panginoon sinasa puso, di ginagawang pagkatao. Yang pagiging peki mo, sa kilo sa salita, kusang lilitaw yun. Isa lang ang Panginoon ko batas, tang ina mo, hindi ikaw yun. Sabay-sabay nating iangat ang gitnang daliri. Lahat ng tao, respetado. Ikaw lang hindi. Lahat ng tao, kagalang-galang. Ikaw lang hindi. Palakpakan lahat ng tao. Ikaw lang hindi. Mahal ko lahat ng tao. Ikaw lang hindi. Ano? Papatagalin pa ba natin to? Tangina, wag na. Kasi yung katapangan na ito, pinagtatakpan lang yung kaduwagan niya. Tapos na ang laban na to. Pero may aaminin ako sa iyo, batas. Lumapit ka sa akin, Dalina. Ako ang tunay mong nanay, batas. Ako si Laila Dilima. May dala akong kotse, pauwi, ikaw na magmaneho. Alam mo, katibayan na mag-ina tayo? Kupal tayo pareho. Ako si Shernan. Kada batin, binibigay ko ang kaya ko hanggat maaari. Most wanted ako. Pinahinto ko na ang matulin. Tinibag ang balakid, binali ang batas. Isusunod ko na ang hari. Time, left up, magigay para sa laban niyo. Left up, una versikulo 3. Isa boy, tournament semifinals. Batas versus Sheldon. Flip top again, isa pang best para sa ano na pareho. Grabe yung laban na yun, grabe yung buong event. Shoutout support na niyo lahat, online, live. Flip top staff, syempre. DJ Springfest. Ang boto, 7-0. Totalay sa
Isa po ay tournament finals. Mag-ingay para ay batas. Pero, parang ako wala kong pake kahit sino. Tangina, banban kayo pareho. Alas, kaya ni Lima. Boto ko si Batas. Pareha second round yung pinakamalakas silang rounds. Kung ibabase sa rap tsaka sa content, lamang na lamang si Batas. Okay naman si Shernan, maganda yung performance niya, ganun pa rin. Pero yung mga ginawa niyang atake kay Batas, napanood ko na yung ibang ganung ano kay Balaki din. So nung una, malakas yung epekto sa akin nun, pero ngayon, dapat sana iniba niya yung approach niya kay Batas. Dahil si Batas, mas maigli yung setups niya. Tapos, bawat linya meron laman. Kaya Batas. Tip CD, Batas versus Shernan. Dahil isa buhay siya, tournament siya, pinapahalagan ko yung time limit. Para sa akin naman, halos parehas naman sila sumunod sa time limit. Sumubra man, konti lang. Pero para sa akin, parang medyo mahaba yung round 1 ni Shernan. Pero kung ganun pa man, sa dami ng punches, parang tie pa rin sila para sa akin. Nag-tie sila sa round 1. Tapos round 2, para sa akin, yun ang pinakamalakas na verse ni Batas eh. Napakalakas ng verse na yun. So tie ng round 1, binigay ko yung round 2 kay Batas. Tapos round 3, parang dun sila nagbumaba eh. Para silang bumaba dun. Pero syempre, iba pa rin yung pagsulat ni Batas sa punches niya na may rhyme pa rin. Tapos kada line may suntok. Para sa akin, nantindi nun. So, kahit humina sila pareho, para sa akin, na-edge pa rin ni Batas yun. So, round 1 tie, round 2 and round 3 kay Batas. So, congrats kay Batas, tapos props kay Shernan. Target. Ano, binoto si Batas kasi, swaks sa isa pa, tinitingnan natin yung time limit kasi ko tournament siya. And at the same time kasi parang hindi yung Shernan, hindi siya yung Shernan na gusto mo makita ngayong gabi. Parang he can do better, a lot better nung sa ngayong gabi na yun. Kaya lang parang nakulangan ako sobra kay Shernan na alam naman natin lahat na si Shernan ibang klase pag bumara, pero sobrang kulang na paghahanda niya. Hindi natin alam kung bakit. Pero yon, round 1, nag-tie sila ron, considering. Tapos rin round 2, na-overcome siya ni Batas. Round 3, tie rin sa akin. Pero sobra ta, Batas. Yo, Elvis, Batas versus Shernan. Boto ko binigay ko ay Batas sa all 3 rounds. Kasi para sa akin, mas naging consistent siya. Tsaka sa time limit, mas siksik yung mga ginawa ni Batas. Si Shernan, medyo may mga rebat si Shernan, kaya lang para sa akin, hindi masyadong nag-impact. Kuha naman ni Shernan yung mga setup ng reference niya, ganun pa rin kung paano siya bumabattle dati. Yung mga reference niya, personals, magaganda yung setup ng personals niya. Kaya lang, yung pag-construct ng mga wordplay ni Batas, para sa akin talagang creative at unique, tsaka ibang klase yung pinagugutan niya. Kumbaga, bihira mo pa marinig sa mga MC dito. Kaya all 3 rounds binigay ko kay Batas. Ayun, sa inyo binoto ko si Batas. Round 1, medyo tayo sila doon. 2-3 doon nagtatalo. Kasi naging problema kay Shernan, masyadong umikot na lang yung setup niya sa isang bagay. Umikot na lang sa pagiging Batas. Wala na nga, halos pinakawalan. May kakawalan ng konti, pero babalik na naman yung punto niya doon. Ayun, puro halos real talk lang about sa Batas yung naging basehan niya. Ayun, si Batas, yun, round 2 yun yung pinakamalakas niya. Round 3 naman ang naging problema kay Shernan. Medyo pahina kasi siya eh. Mas na pataas yung pwersa ni Shernan, lalong naging pababa. Siguro medyo hindi ganang nagka-prepare at saka sunod-sunod na rin laban. At yun naman yung naging kinalamang ni Batas doon. Pero tingin ko lamang pa rin si Batas kahit na i-deliver ng tuloy-tuloy ni Shernan. Yun lang. Yo, ako ata yung huling dyan, so bibilis ako na lang. Una, binigay ko yung round 2 kay Shernan. Kasi mas marami siyang, mas malalakas yung suntok niya doon eh. Tingin ko lang. Tapos yung round 1 ay 3, doon. Ang pinagkaiba, malaki pinagkaiba yung performance, yung aggression niya. Tsaka hindi mas na mamimili. Tsaka hindi ko gagawa baka sabihin, hindi ko na mabibigay about yung Shernan. Pero kay Batas talaga yon, round 1 and 3. Yun.
Nico Armal Etrabaros. Binoto ko Batas versus Sherman. Batas kasi overall performance, kahit nag-slip up sila pares sa round 3, yung sunod-sunod na sustok na Batas, mas maraming tumama kaysa sa matagal na haymaker o bira ni Sherman. Kaya kung magpa-punchline counts, talagang lamang si Batas, mas flawless din yung Batas.